Hello, si Keith po. Ngayon tuturuan ko po kayo kung paano mag-admin access on our Globe prepaid Wi-Fi, home prepaid Wi-Fi. So una po natin gagawin is i-open natin si Opera browser. Pero mas maganda po sana kung ma-open nyo sa incognito. So paano po mag-open ng incognito? Pipindutin nyo lang po yung Control Shift N. Okay? Para nasa incognito mode na po tayo. Ibig sabihin, wala pong laman or walang anong tawag nito, mga cookies or cache files sa ating browser. Next is itatype po natin si 192.168.254.254. Then pipindutin po natin yung enter. Be sure po na nakakonect na po tayo sa ating Globe prepaid home wifi, ha, yung ating laptop, para ma-access natin ito. So, ganito po yung makikita natin. So, mapapansin po natin, naka-LTE naman po siya at saka meron naman pong connection. Now, ang purpose po ni admin access is para mas ma-fully control natin yung ating router or wireless router. So, i-click po natin si login. So, by the time we are able to open the login screen, ito po yung makikita natin. Now, ilalagay po natin yung user at saka password. Now, itong user at password, makikita po natin siya sa puwitan mismo ng ating wireless device. Tingnan nyo lang po doon, usually yung username po na nakalagay doon si user. Tapos yung password is like parang combination ng at, tapos may number, may letter, and so on. So, once nakapag-login na po tayo dito, ganito po yung mangyayari. Ayan. So, marami po tayong makikita dito. Sa akin kasi, binago ko na yung SSID kaya hindi na Globe prepaid home wifi yung nakalagay. So, ang next natin na gagawin is pupunta po tayo sa device settings. So, once nasa device settings na po tayo, pipindutin po natin si advanced settings. Click nyo lang po yan. Ayan. Meron pong nakalagay dito na DHCP. So, bago tayo mag-proceed sa next natin na gagawin, yan. Ito po yung iba't ibang mga commands na pwede nating gamitin. At ito po yung definition niya. Now, depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong gamitin. Andyan na rin po yung purpose ng bawat command. So, yung command po is ito. Magsa-start sa hashtag, tapos ito lahat hanggang dito. Now, babalik tayo dito. Before we are going to proceed, i-click po natin si DHCP. Mapapansin nyo po, parang magbiblink po siya or magsuscroll up pag clinic natin. Tapos, dito sa address bar natin, may nakalagay na equals, tapos hashtag router settings. So, mapapansin po natin dito sa ating admin settings, meron ditong nakalagay na MCC, MNC locking. Ibig sabihin, kung gusto nyo maging open line yung inyong router, ikakopy nyo po ito, ipipaste nyo po after ng equal sign. Yan. Pagkatapos, pipindutin po natin si enter. Mapapansin po natin, naka-enable po siya. Ibig sabihin, naka-lock siya sa Globe. Pag i-disable po natin at pipindutin natin yung apply, yung ating Wi-Fi router is pwede na po siyang gamitin sa kahit anong SIM card. Okay? Ganun po yung purpose nun. Now, next. Let's say okay na tayo dun. Ipapakita ko lang sa inyo kasi alam ko yung gusto nyong mangyari is pabilisin yung internet connection ninyo, di ba? Meron ditong nakalagay na frequency. Ito po yung importante doon para mas makapili tayo ng tinatawag natin na band. Ito po yung band. Pag sinasabing band, ito po yung parang pinakamalapit na cell site kung saan may malakas na signal sa lugar ninyo. Okay, so kukopyahin ko po si frequency. Pipindutin ko po ulit si DHCP. Pag napindot ko na po siya, after ng equal sign, i-highlight ko po si router settings, backspace, ipipaste ko po si frequency. Pipindutin ko na naman po si enter key. Yan. Now, mapapansin natin, sa inyo guys, makikita nyo na naka-check po lahat yan. Ibig sabihin, para may maraming options po si wireless router natin at sila yung parang makakapili kung sino yung pinakaunang nagkakaroon ng signal sa area ninyo. However, para mas malaman ninyo kung ano talaga yung signal ng bawat isa sa kanila, kailangan ma-check mo yun. So, paano?
i-uncheck nyo po yung ibang band. Tapos, let's say magsa-start tayo sa band 3. Pipindutin nyo po yung apply. Aantayin nyo ng 15 seconds para mag-restart po yung network natin. Tapos, pupunta kayo sa speed test. Ite-test nyo po yung speed nun. Pag mataas yung download rate, iko-compare mo. So, let's say for example, dito sa band 3, yung download rate niya is nasa 7 Mbps. Uncheck mo na naman, click mo na naman si band 28, apply mo na naman, tapos speed test mo na naman, titingnan mo kung mas mataas ba siya or mas mababa. Ngayon, pipili kayo kung saan dyan yung mataas, saan yung mababa. Yun lang po yung i-check ninyo. Ibig sabihin, yun na po yung yun na po yung gagamitin niyang frequency and network para sa Globe prepaid Wi-Fi. Mapapansin niyo po na medyo mas mabilis, or not medyo mas mabilis, mabilis na talaga yung inyong internet connection. Okay? So, subukan nyo lang po yun. Now, pwede nyo na pong picturean lahat ng nandito. Sa akin kasi yan, nilagyan ko ng comparison. So, mapapansin nyo, ito po yung band 41. Kaya makikita natin dito, yung naka-check sa akin is band 41. It's because, yun po yung pinakamataas na download rate na nakikita ko sa area ko. Yung area ko po ngayon is Manila. Okay, so, picturean nyo na po yan, then, itry nyo yung bawat isa. Definitely, mas maganda kung ililista ninyo. Okay, kung ano yung mga pinagagagawa ninyo. Okay, so advanced settings lang po. DHCP, pipindutin nyo dalawang beses, itatype nyo lang po dito yung code na naibigay ko. Yun na po yung admin settings. Okay, wala na po kayong babayaran, wag na po kayong magbayad, utang na loob.